Intercontinental 2018. Ang bilis naman! Hindi, nagmamadali kasi baka makakuha yung English ko eh. Miss Karen Gallman, congratulations once again. Thank you for having me this morning. Oh. Thank you for your time. Oh. Pero bago tayo magkwentuhan, gamitin lang ang ating hashtag na hashtag MBProudToBePinay para makasali sa ating usapan online world. Ito na ang my first question, Miss Karen. Ayan kayo mo yan, go. How does it feel that I cannot speak in English? Charing na, hindi iba pala. How does it feel to win the first Miss Intercontinental crown for the Philippines? Wait lang. Ba't ganyan yung ano? I love your English. Thank you so much, Miss Karen. How does it feel? It feels really good. I mean, I'm so happy that I could do this, not just for myself, but for the whole of Philippines na I can win the first Miss Intercontinental. So, sobrang saya po. Uy, lagot! Oh, nagtagalog. Mabuti na lang, nagtagalog. Yun na nga, marunong palang magtagalog itong si Karen. Pinagdasal ko din eh. Hindi, pero Karen, di ba kahit na may Australian accent ka, marunong ka magtagalog kasi sa Bohol ka pinanganak. Opo, lumaki po ka sa Bohol. Ayun, lumaki siya. Oo, pero kamao ka sultig Bisaya. Oo, oh, marunong din mag-Bisaya. Kamao, mandi-ainini. Mautin ko mag-Bisaya. Paningon pa natin niya, bublaw. I'm so bad. Ija-ija, oh, oh, bula nun man, ika. Ah, dapit, saan sa may Bohol? Taga-Ubay, me. Ubay, oh, ay, diba? In fairness naman. So, doon ka lumaki hanggang mga anong edad? 8 years old po. Ah, 8 years old. So, doon ka pa nag-grade 2 sa Bohol? Oo, grade 1, grade 2, yes. Tama. Yun, very good. Galing. Very good siya, John. Pero 7 silang magkakapatid, ah. 7 silang magkakapatid. Tapos, ikaw yung eldest. Eldest sa dad ko. Ah, my mom and dad. And then okay. I have 4 more older siblings. Ah, so may older siblings ka pa. So, paano, kwento mo naman, paano kayo ng mga bata kayo? Magkakasama ba kayo, kayong 7? Opo, lahat kami magkasama sa isang bahay. And then, sobrang saya po. Like, it's just an adventure every day. For sure. Yes. It's a great thing to have a big family talaga. Sobrang saya. So, si mommy mo ba nandoon ang daddy mo habang lumalaki kayong 7? Kasi my dad was based in Australia, so pabalik-balik na lang siya. So, paano kinaya ni mommy mo yun na 7 kayong inaalagaan? Yun nga, hindi ko rin alam paano niya kinaya. Pero she's a superstar. She's such a loving, caring person, and I don't know how she did it, but she managed talaga. Saka tingnan mo incredible. Naman yung pictures, incredible. Parang nakagayak sila palagi, oh, diba? Oh, incredible talaga, and she's a superstar. Wow. Oh, kaiba yun, no? Sasabihan mo yung mama mo na she's a superstar. I love it. Ang sarap sabihan tayo ng mga anak natin ng ganyan. Pero ito, dahil siyempre sa Bohol probinsya yung kinalakihan mo, dati daw talagang laro kay laro ng mga kapatid mo, kasama yung mga kapatid mo ng, yes. Ano to, ano yung kanang braso? Ano ibig sabihin nun? Ano yun? Kanang braso? Yung kanang braso. Ay, no, nanlaglag kasi ako sa puno. So, may nangyari sa'yo? So, na-injure yes. ka? Yes. Ayan! Right. Ayan, no. Ma'am, si Carlos, tinan mo, meron talaga, oh. Oh my God. So, yung right hand ko, nabali, lumabas yung buto. Bakit? Anong nilalaro nyo nung time na yun? Umakyat kami ng puno. I don't know, anong, may Tagalog ba yun yung, mansanitas? Oh, mansanitas. Yes, mansanitas sarisa, din. Sarisa. Hindi, aratilis. Aratilis. So, yun, nalaglag ako sa puno, and then I broke my right hand, and I've had more than, siguro, 10 operations. So, nagpanik si mami. Oh, yes. And then, nung nahimatay, kasi nahimatay ako, and they rushed me to the hospital, wala yung mom ko doon. And sinabi ko pa sa kanila na, please, wag mo sabihin sa mom ko. Kasi yun nga, I was just scared. Parang alite, parang hindi sabihin. Kasi, lumabas na yung buto, hindi sabihin. Lumabas na yung buto, nahimatay hindi, pero kasi na diba dati, parang pag nasasaktan tayo, hindi natin sinasabi, kasi lalo tayong sinasaktan ng mommy natin. Hoy, pero sa ating mga bata, sa mga bata na nanonood ngayon, ingatan talaga ang pag-akyat ng puno. Tingnan nyo ang nangyari. Oo. At saka, pero kasi sila'y nakakalungkot, wala na masyado din kasing punong naaakyat. Oo, tama. So, gusto mo ba tayong pumunta doon o balik tayo kay... Balik tayo sa usapan natin. Tama, tama. So, eto na. So, yun lang. Uh-oh. Yun ang sugat mo. Eto na. So, I've had more than 10 operations kasi namatay yung buto. So, isang buto namatay. So, they had to keep on lengthening niya. But thanks God, you're okay. Thanks God. That's important. Hindi, pero totoo nung grabing sacrifice nun at suffering mo, ha? Every time na... Para yung hospital ko na nga yung second home, eh. Pabalik-balik na lang. Pero, you know, everyone has their imperfections. And for me, it's my right hand. Mm-mm. And
you know, I don't regret anything. I'm happy with my right hand, so it's fine. But correct. We never noticed. Mm. Know this. Ano, we never know this. Okay, eto. Kasi ang dad mo is Australian nga. Pero bakit 8 years old ka na nung nag-migrate kayo? Parang natagalan ng ganon. Natagalan kasi pinaprocess yung papers ng mga kapatid ko. So, it took about 8 years. Kami, with my ako tsaka my 2 younger brothers, kasi we're half Australian, pwede na kaming pumunta ng Australia at age of 1, pwede na. Pero we had to wait. So, inintay mo? Inintay namin yung ibang kapatid namin ma-process yung papers nila para buo. Isang pamilya kami mag-migrate sa Australia. So, yun nga yung nangyari. Isang family kayo na nag-migrate. Yes. Kasi, inintay pa pala nila yung mga kapatid nila. Wow. And that's my mom's decision talaga. She wants us to be a whole family na hindi kami ma-separate. Correct. Oh, magandang decision yun.